Mga ka-business, baka samantalahin mo itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po supportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung karakter, yung at least na mukha niya, pinapakita niya. So, cartoon character. Supportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin supportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dean's TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga ka-papi. At for today's video po ay gawin po natin ang reaction. Itong isa sa hindi mamatay-matay na usapin patungkol sa kung sino nga ba ang may tunay na utang na loob. Ito nga ba daw si Ka-Business o itong si Thinking Buddy? At dito sa reaction video kong ito ay magkakaroon po tayo ng kaunting paglilinaw patungkol sa usaping ito. Ito po kasing tungkol sa usaping ito ay may ilang beses ko na itong laging nababasa dito sa comment section nito si Thinking Buddy. At sinasabi nga po ng supporters na ito si Thinking Buddy na itong sila Ka-Business daw ang totoong may utang na loob dito kay Thinking Buddy. Dahil di umano ay itong si Thinking Buddy ang naging dahilan kung bakit na-recover nito sila Ka-Business ang kanilang YouTube channel nung una silang mahak. Dahil itong si Thinking Buddy nga daw po ang tumulong kay Ka-Business para nga daw po ma-recover ang channel nitong sila Ka-Business. At dahil nga po sa lagi kong nababasa yung usaping yan dito sa comment section nito si Thinking Buddy, kaya naman mas minabuti kong alamin mismo dito kay Ka-Business o dito sa kampo ni Ka-Business kung gaano nga ba katotoo ang patungkol dito sa usaping ito. Dahil syempre mahirap naman pong magsalita ng puro haka-haka lang mga ka-business, mga ka-papi. Mahirap magsalita ng manggagaling lang tayo dun sa kung ano yung napanood natin sa video. Kaya naman nagtanong po ako dito kay Ka-Business kung gaano nga ba katotoo na itong si Thinking Buddy ang nakatulong para ma-recover itong channel ni Ka-Business nung ito nga po ay unang mahak. At batay dito kay Ka-Business ay totoo. Totoong tinawagan nila si Thinking Buddy para manghingi ng tulong para ma-recover nga yung kanilang YouTube channel na nahak nung panahong yon. Pero ang malaking katotohanan mga ka-business, mga ka-papi, ay wala ding nagawa itong si Thinking Buddy para mabawi o ma-recover ang nahak na channel noon nitong sila Ka-Business. Dahil ang mismong nag-ayos at ang mismong naka-recover sa channel na yan nila Ka-Business na nahak nga po nung panahong yon ay walang iba kundi itong si Boss Dave at si Papa Deans. At totoo din po
na nagbigay ng advice itong si Thinking Buddy. Pero tulad nga po na sinabi ko, hindi po nakatulong yon. Dahil masinunod nito sila Papa Dins at Boss Dave yung sinasabi dun sa YouTube support kaysa dun sa sinabi nito si Thinking Buddy o dun sa mga in-advice nito si Thinking Buddy. Bagamat hindi naman binabaliwala nito sila Papa Dins at Boss Dave yung mga in-advice dun nito si Thinking Buddy. Kumbaga hindi nila ipinagsawalang bahala yon. Pero ang totoo ay hindi yun nakatulong. At sabi ko nga, ay ang mas sinunod nitong si Boss Dave at ni Papa din sa pag-aayos o sa pagre-recover ng kanilang YouTube channel na nahak nung panahong yun, ay ang sinasabing instruction ng YouTube support. Yun po yung totoong dahilan o yun yung ginawang paraan nito sila Papa din at Boss Dave para mabawi nila yung kanilang YouTube channel na naka. Kaya malinaw po na hindi si Thinking Buddy ang naging dahilan o ang nakatulong para mabawi nito sila ka-business ang kanilang YouTube channel noong panahong yon. Kaya doon sa mga supporters nito si Thinking Buddy na nagsasabing ito sila ka-business ang dapat tumanaw ng utang na loob dito kay Thinking Buddy. Dahil nga daw po doon sa ginawa nito si Thinking Buddy tulong dito kay Laka Business para ma-recover yung YouTube channel ni Laka Business noon nung unang mahak ito, ay yan po yung malaking katotohanan. Hindi po totoong si Thinking Buddy ang nakatulong kay Laka Business. At ang nangyari pa nga doon ay na-promote lang nila ito si Thinking Buddy. Dahil syempre, kahit papaano ay humingi ng tulong itong sila ka-business dito kay Thinking Buddy para dun sa pag-aayos o pagre-recover dun sa nakak na YouTube channel nila ka-business noon, ay pinagpasalamatan pa rin nila itong si Thinking Buddy at ipromote nila ka-business ang channel nito. O kita nyo mga ka-business, mga ka-papi, kahit walang naging tulong o naitulong si Thinking Buddy sa pag-recover ng channel nila ka-business noon, ay i-promote pa rin nila ka-business itong si Thinking Buddy. Tapos ngayon, sasabihin nyo, sila ka-business ang dapat tumanaw ng utang na loob dito kay Thinking Buddy. Tapos ang lakas nyo magsabi na itong si Thinking Buddy nga po ang nakatulong dito kay Laka Business. Ito nga po, may nabasa pa nga ako ditong comment nitong si Padilla Maya. At sabi niya dito ay, ikaw alam mo ba kung sino ang tumulong ng mahak ang account niyang may-ari ng YouTube? Alam mo ba kung sino, kung totoong mula noong nanonood ka na? Pangalanan mo nga, sige nga. Ang tinutukoy po dito ni Padilla Maya na may-ari daw kuno ng YouTube ay itong sila ka-business. Kasi ito yung lagi nilang binabanggit dito sa comment section nito si Thinking Buddy. Na binubuli nila itong si ka-business, na si ka-business daw ang may-ari ng YouTube. Dahil doon sa laging paghingi ni ka-business ng respeto doon sa mga taong hindi na nagbibigay ng respeto sa kanya. Katulad nga halimbawa nitong si Randy at nitong si Thinking Buddy. Na alam naman natin talaga na itong dalawang ito ay hindi talaga nagbigay ng respeto dito kay ka-business. Lalo na nga po doon sa ginawa nilang pag-vlog dito kay Kuya Jonathan nang hindi man lang nagpaalam o nagpasintabi kay Laka Business. Kaya ang tawag ng mga supporters nitong si Thinking Buddy na naging basher naman nito si Laka Business, ang tawag nila kay Ka Business ay may-ari ng YouTube. At ito, Padilla Maya, ito yung malaking katotohanan. Ito yung pinagmamalaki mo na si Thinking Buddy
ang nakatulong kay Laka Business. Abay, mahiya-hiya ka naman. Dahil ang pinagkuhanan mo lang ng impormasyong yan ay yung napanood mo sa naka-upload na video. Alam mo, Padilla Maya, hindi lahat ng narinig mo doon sa naka-upload na video ay yun yung totoo. Bagamat hindi na binawi doon nila Papa Deans, nila ka-business, na walang naitulong itong si Thinking Buddy, ay hindi ibig sabihin nun ay si Thinking Buddy na nga ang nakapag-recover ng channel nila ka-business noon. Dahil para dito kay La Papa Deans at ka-business, kaya hindi nila sinabi sa video nila na wala namang naitulong itong si Thinking Buddy para ma-recover yung kanilang channel, ay bilang pagpapasalamat na rin. Dahil kahit papaano ay tumugon itong si Thinking Buddy dun sa kanilang paghingi ng tulong. Na kahit nga wala itong nagawa si Thinking Buddy, ay pinagpasalamatan pa rin nila ito. Kaya sa suma total, sa madaling sabi, ay walang pagkakautang na loob itong sila ka-business dito kay Thinking Buddy. At kung tutuusin pa nga, ay itong si Thinking Buddy ang may pagkakautang na loob dito kay ka-business noon pa lang. Noon pa lang na ipromote ni ka-business ang channel nitong si Thinking Buddy. Kahit na nga wala itong nagawa para dun sa pagre-recover ng kanilang channel. O ano ngayon, Padilla Maya? Sino ang tunay na may utang na loob? Sila ka-business nga ba? O si Thinking Buddy? Kaya bago ka magsalita, Padilla Maya, alamin mo muna yung katotohanan. Alamin mo muna kung ano yung totoong nangyari. Huwag kang bumasi dyan sa napanood mo lang. O baka sabihin mo naman na wala akong batayan sa mga sinasabi kong ito. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi ko agad ginawa itong reaction video na ito hanggat hindi ko nakakausap itong kampo nila ka-business. At hindi ko natatanong sa kanila kung ano nga ba yung totoong nangyari patungkol doon. At pati na rin doon sa mga supporters pa nitong si Thinking Buddy na nagsasabing itong si Thinking Buddy nga daw po ang nakatulong dito kay Laka Business para ma-recover ang channel ni Laka Business noong panahong una nga po itong naha. Ang lahat pong yan na sinasabi ko dito ay may sapat akong batayan. Hindi po yan galing sa napanood ko lang na video. At hindi po yan galing lang sa mga napanood kong video. Sabi ko nga, hindi ako basta bumatay sa kung ano lang ang napanood ko. Kundi mas nagsuri pa ako na mas malalim. Para mas maihatid ko sa inyo kung ano nga ba ang buong katotohanan sa likod nang hindi halos matapos-tapos na usaping yan. Kaya para po dun sa mga supporters nitong si Thinking Buddy na patuloy na naniniwala na itong si Thinking Buddy ang nakapag-recover ng channel nila ka-business, aba, ay mahiya-hiya naman po kayo sa mga sinasabi nyo. Na ang gusto nyo pang palabasin ay itong si ka-business ang may utang na loob dyan kay Thinking Buddy. Alam yan ni Thinking Buddy. Alam na alam yan ni Thinking Buddy. Kaya lang hindi ko maintindihan ay bakit pag may mga ganitong comment dito sa comment section nitong si Thinking Buddy ay halip na itama niya yung sinasabi ng kanyang mga supporters o yung paniniwala ng kanyang mga supporters para hindi naman sana mapahiya itong kanyang mga supporters na ito. Ay hindi siya naglilinaw dito. Pinupusuan pa niya yung mga sinasabi niyo ng kanyang mga supporters. Na tila ba sinasang-ayunan niya yung sinasabi ng kanyang mga supporters na siya talaga yung nakatulong dito kay Laka Business para mabawi o ma-recover nila ka-business
yung kanilang channel noong mahak ito. E samantalang alam na alam ni Thinking Buddy yung katotohanan ng wala siyang nagawa para ma-recover ang channel nila ka-business nun. Ang isa ko kasi nakikita ang dahilan dito, mga ka-business, mga ka-papi, kung bakit hindi sinasabi nitong si Thinking Buddy ang totoo patungkol dyan sa usaping yan, ay para siya yung magmukhang bida. Siyempre malaking karangalan yun sa kanya, di ba? Na ang pagkakaalam, lalo na nito mga supporters niya, ay siya yung nakatulong para ma-recover yung channel nila ka-business noon. Kumbaga malaking karangalan yun sa kanya. Karangalan na hindi naman siya yung totoong gumawa. Ngayon Thinking Buddy, kung hindi ka sinungaling at kung talagang tapat ka dyan sa mga supporters mo, bakit hindi mo ipaliwanag yung buong katotohanan patungkol sa usaping yan? Yung buong katotohanan na wala ka naman talagang nagawa nung panahong yon para ma-recover ang channel nila ka-business. At ito Thinking Buddy, hamon ko sa iyo, pag nagawa mo yan, nagawa mong sabihin sa mga supporters mo ang katotohanan patungkol dyan, bibilib na ako sa iyo. Hahanga na ako sa iyo. At baka papurihan pa kita sa mga susunod kong reaction. Kaya lang sa tingin ko hindi mo gagawin yan eh. Kasi pag ginawa mo yan, mababawasan yung papogi points mo. Kaya pananatilihin mo na lang na maging mangmang yung mga supporters mo patungkol dyan sa usaping yan. Siyempre hanggat di ka nagsasalita, ikaw ang papaniwalaan yan eh. Pero itong sinabi ko, ito yung totoo. Ito yung totoong nangyari. Na nung panahong yun, ay iginaguide mo lang itong sila Boss Dave at itong si Papa Dins through chat. At alam naman nating lahat na yung pag-recover na yan sa YouTube channel na nakak ay hindi mo naman yan maayos ng sa pamamagitan lang ng pag-chat. Kundi kailangan hawakan mo mismo yung detalye doon sa channel na yon. At ang maiibigay mo lang sa pamamagitan ng chat ay yung gabay, yung advice. Tulad ng sinasabi ni Papa Dins at ni Boss Dave. Nagabay lang ang ibinigay mo. At hindi pa nga nila nasunod yung binigay mong gabay o yung ibinigay mong instruction. Kundi ang sinunod nila Papa Dins at Boss Dave para ma-recover yung channel na yon ay yung ibinibigay na instruction ng YouTube support. Kumbaga, malinaw lang na sa pamamagitan ng YouTube support ay doon nila nabawi yung kanilang account. Paano po, mga supporters ni Thinking Buddy? Sana naman po naging malinaw na ito sa inyo. At sana, doon sa mga nagsasabi na itong si Thinking Buddy ang tumulong dito kay Laka Business para ma-recover yung kanilang YouTube channel, abay itigil nyo na po yung pantasya nyo yan. Itigil nyo na po yung malinyong paniniwalang yan. Dahil isa pong maling paniniwala yan. At habang sinasabi nyo yan, ay kayo din lang ang napapahiya. Paano po mga ka-business, mga ka-papi? Hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po'y nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga nare-reaction ng video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa Muntiko pong channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At bago po tayo tuloy magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out itong sila Ma'am ni Risa ng New Jersey. Shout out po sa inyo Ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po Ma'am. At ganun din po dito kay Ma'am Elena Capillo.
Shoutout po sa inyo ma'am at maraming maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming maraming salamat po ma'am. At shoutout din po dito sa aking isang idol na si Idol Wakiwak TV. Shoutout po sa inyo idol. At ganun din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo sir. At syempre ganun din po dito sa mga magigiting na kagwang nitong si Kabusiness. Na sila Kagwang Intoy Official, Kagwang By Papaya Official, Kagwang Boknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bugi Official, at Kagwang Bong Official. Shoutout po sa inyo. At ganun din po dito sa aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Ma'am Plush Channel, Alminda Mix Vlog, Annalisa Reality Vlog, MKNDI Okray TV, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo. At muli po ay maraming maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga kabusiness. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa kabusiness official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga kabusiness.